Ay, te aray! Aray, gatunan po riyan, gatunan na ikipo. Okay lang. Seven. Handahan-dahan. Uy, uy. Oo, bigat kaya. Wait lang, chill ka lang. Handahan kayo dyan, mga muscles nyo, ha. Buti na lang talaga nandito kayo. Meron akong taga-buhat today. Abay, salamat ah, sa mga groceries. Kanino mo ba bibigay ito? Sa mama ko. Iba, sa mama ko. Sa mama mo? Hindi ba ma... Nasa abroad yung mama mo? Bakit ikaw yung magbibigay? Oo nga, parang baliktad. Hindi, kasi syempre nagsiselebrate tayo ng National Immigrants Day. Okay. Ibig sabihin nito, ito yung araw ng mga tao na kinailangan umalis sa bansa nila. Oh. Alam niyo ba yun? Tapos? Hindi. Eh, isa yung mama ko doon kasi kinailangan niya magtrabaho. Eh, naisip ko, lagi siya nagpapadala. Ako naman magpapadala. Yeah. Oh, galing nga! Sabi ba kayo sa akin? Matanong ko nga. Ano yun? Okay lang ba talaga sa'yo na umaalis yung mama mo? Syempre, nakakalungkot din. Okay lang naman. Kasi parang every month birthday na yung magkakapatid. Huh? Birthday every month? Oo, kasi lagi yun mahilig yung magpadala ng, you know, magiging magpadala si mother ng box. So, bongga. Ano yun? Yung mga pinapadala, tinatago mo? Ginagawa ko siyang business. Kasi tulad ng mga chocolates, yung mga shoes, di ba? Yung mga ibang gamit na hindi ko naman nagagamit. Kesa mabulok, binipinta ko na lang. Baka gusto niyong bumili. Hala? May discount. Kaya pala ang payat-payat mo, hindi mo kinakain yung pinapadala ng nanay mo. Ano ka ba? Sobra na nga kami. Tsaka dagdag allowance ninyo. So, ano, tara na. Pasok na natin yan. Wait lang, wait. Ay, 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 nahulog. Loko. Walang laman yan. Nakakainis talaga ito si Kaiser. Kala ko ang dami-dami laman niyang kaon mo. Wala naman palang laman. Kala ko lumuluhan ng dugo sa bigat. Bahala kayong mag-away dyan sa loob. Pasok. Sinipa ni Box yung box. Kaya mo yan, para kina Kuya Perdi yan, tsaka Ate Eden. Kakaya ba ito? Ayan. Kaya po. Nakakaya naman ito. Ano yung day ngayon? International Migrants Day. International Migrants Day. So, hindi nga. Pero yun po kasi, kumbaga parang holiday yon para sa mga nag-OFW or lumalabas ng bansa. So, kayo po, sino po yung mga nasa ibang bansa na kamag-anak niyo po? Asawa ko. Asawa niyo po? Kayo saan po? Po? Asawa ko din sa... po. Asawa din. UAE. UAE. Mm-hmm. Kayo po, ma'am, nasan po? Sa Korea po. Factory. Anyong! Uy! Di ba? Ay, pero kailan po ba sila nag-abroad? Matagal na po? 3 years na yun sa akin. 3 years na. 2008. I'm sure nag-improve po yung pamumuhay niyo ngayon, no? Pero before po, ano yung klaseng buhay po kayo bago po sila nag-abroad? Mahirap kasi noon eh. Yung ano, pagka nung ako lang nagtatrabaho. Kasi maliit nga kita natin dito. Tapos, nag-usap kami, nag-decide siya na mag-abroad. Sabi ko, kung gusto mo, di okay yun. Tapos, nakapag-abroad naman, mas guminhawa ngayon. Kesa dati, opo. Parang dati po ba? Parang nag-renta lang kayo, ganun? Apo, apo. Tapos may pinapaaral na rin po kayo noon pa. Eh di nami-miss nyo rin po yun. Di ba? Ganun? Siyempre, nami-miss. Pero ganun talaga. Kailangan mag-sakripisyo. Bakit po si Ma'am Sir yung pumunta? Dapat ako. Noong una ako. Pero na-offload ako sa Clark. Ah, na-offload sa aeroplano? Documents? Ay, Parang bago lang po siguro yun. Kasi bago lang. Matagal hindi na rin ko po. Kompleto? Hindi ko kompleto? Kulang ako, oo. Ah, I see. Tapos, siya naman yung nag-try. Siya nakaalis. Sabi ko, ikaw talaga, hindi ako. May plano po kayong pumabol? Sumunod? Meron naman. Ano, takbuhan? Meron naman, meron din. Meron. Kaya lang 5 years yung pagkakaano dun sa offload eh. Pag na-deny ka? Oo, 5 years. Matagal. Matagal ang antayin ni sir. Pero nagtatrabaho naman kayo ngayon. Apa. Sorry. nagtatrabaho naman. At least. Sige po na. Ano po yung difference ng buhay nyo noon? Bago po kayo nagkaroon ng OFW na sa eh, talaga pong mahirap talaga yung buhay namin. Kasi, bali, natatrabaho siya sa ano, factory na maliit lang naman din ang kita. So, sumasapat-sapat na minsan kumukulang-kulang. Ganun po. Nung nakaalis po siya, yun, medyo po naka-LL na. Luwag-luwag ba? Ay, kala ko yung... Oo nga, iba yung... Diba? Kala ko net na net. Hindi naman. Pero tanong ko po sa inyo, bilang may kamag-anak kayo ng OFW, iniisip mo rin ba, ikaw, mami, iniisip mo rin ba na maging OFW? Noon po, parang ayaw ko kasi lalo kung mapupunta ako doon sa malamig na bansa, may hika po kasi ako eh. So, bali... isang factor.
Oo, ngayon eh naka ano naman yung asawa ko nakaalis. So bali hindi na lang. Pero okay naman po na siya, si Sir lang doon. Oh, okay naman po. Pero may anak po kayo dito? Opo, tatlo. Tatlo po. Kayo po, sir, may anak po? Dalawa lang. Ayun po, speaking naman po doon sa padala. May ganun talaga. Ano po yung pinaka the best na padala na natanggap niyo po galing abroad? Diba, yung mga balikbayan box yan, excited tayo niyan eh. Yun po, yung bali po kasi ano, mas ano kami sa mga sapatos. Eh, kayo po, sir? Ano ganun din, mga sapatos yan. Ah, sapatos talaga. Branded. Opo. Tsaka, matanong ka lang, pumayaman na po ba kayo? Hindi, I mean, ano na po yung mga naipundar nyo? Ako, mga parang bonggang naipundar nyo? Ako po, una po yung naipundar ko is yung motor na single lang. Mm. So, bali, siyempre, medyo umano yung kita ng mister ko. Naghanap ako ng ano lupa. Tapos yun, na kaya-kayang hulugulugan lang kasi medyo... So, natapos kong hulugan yung lupa. Nag-ipon naman ako ng para sa bahay. So ngayon may bahay na kayo. Bye. Wow. Yeah. 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 Pero si Kuya yata may mansion to eh. Oh, pundar eh, no? Bahay lang bahay. Bahay. Naka ano naman ang bahay. At least sarili niyo na rin. Oo. Oh. Oh. Sa kanina may napupuntahan yung galing. Meron pupuntahan. Dapat meron. Pero yun yung masasaya na side eh, na pagpadala, may mga napupundar. Pero I'm sure yung magkahiwalay kayo malungkot. So, paano po kayo nag-cope up? Paano niyo po ina-handle yung lungkot? Sa ano po, video call na lang po. Video call? Video call. Araw-araw po yan? Opo, araw-araw. Tuwing, tuwing gabi. Pag uwi niya na. Pagtulog na yung mga bata? Hindi naman. Ay, hindi naman. Kayo po, sir, paano? Paano yan, na... Same din, Skype ngayon. Pag chat-chat na lang. Tsaka trabaho, sir, na mas nagtatrabaho, binibisi din yan, sir. Binibisi, Pero yung time po dito, tsaka time doon, medyo may, ano ba, malaki yung difference? Sa akin, sa 4 hours. 4 hours na, yes. Hindi masyadong, sa Korea po is, ano lang, 1 hour gap lang. Okay. So kayo po yung nag-a-adjust if ever? Mm. Natural kami. Kasi sila yung may work after work. Opo, na-adjust. Umuwi na po ba since... Umalis? Kayo po, umuwi na po ba sila? Yearly po. Yearly. Eh, ilang buwan lang po sila umuwi, nagsistay dito? 1 month po. One month lang. O, parang... Kasama po yun sa contract nila. Contract. Abuti naman, may ganun. Sa inyo, sir, umuwi na po. Nung unang 2 years, hindi siya naka-uwi. Tapos, sumunod, every year. Yung ito, nakaka-uwi na siya. Every year. Taon. 1 month din? Hindi, 3. 3 months? Mm. Wow. Lugi ako. Lugi. Lugi ganda naman ba? Pero hindi din kayo nakapunta doon, like nagbakasyon. Inandaan sila. Yan naman po. Before naman kayo, yun sa mga kamag-anak nung umaalis, may part ba po na nahihirapan kayo mag-decide na mag-OFW yung mga kamag-anak nyo, kagaya nyo, mga asawa nyo? Kasi po, di ba yung iba, nahihirapan buhay yung mga placement fee saka airplane ticket? Meron ba po? Meron din po. Mm-mm. Mahirap din pagka ano, yung placement fee, ganun. Kailangan buo eh. Tapos pagka nung nag-ano pa lang sila dito sa Manila, lulubas kami para doon sa agency. Oh, at tagasan po ba kayo, sir? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Tapos nadali pa kayo nung ano, na-offload pa kayo. Pero sila kasi, decidido sila kasi nag-try na si sir nung una. So, talagang buo talaga nila makapag-ano. Kayo po? Bali kasi yung kapatid ng asawa ko nandun na talaga sa Korea. So, tinulungan yung asawa ko mag-apply daw doon dito sa POA. So, bali, wala kaming placement fee po. Bali, gasos lang. Kasi, ano yung, bali, government to government lang po ang ano namin. Wala kaming agency na, as in, yung agency yung ano ba, tawag doon. Direct kayo? Bali, government lang government. Po ang nag-uusap. So, wala pong placement po kaming... Tapos, paano po dinideduct na lang sa sweldo? Wala po kaming ano, bali kung ano po yung ano gastos na lalakarin niya. Yun. Bali kami gumagastos ng sarili niya. Okay. Paano niyo po sineselebrate yung mga holiday niyo nang wala yung asawa niyo? So bali ako po through video call na rin lang din. Tapos yun, maghanda-handa nang ito yung pagkain namin sa ganito. Video call. Eh paano naman po pag nandito sila? Syempre iba yun, 'di ba? Yung pag nandito sila. Kayo po. Kasama namin yung mga anak. Mas Parang masaya. Parang 1 month celebration, celebration yan. 3 months yan, 3 months. 3 months, yes! 3 months celebration. Yung mami ko kasi, OFW din, di ba? Papadala rin ako sa kanya ng mga ganyan. Mm.
air cargo ko po. O bongga na. Ah, okay. Papadala nyo? Mm-mm. Diba? May, kung may balikbayan box, may alisbayan box din. Mm-hmm. So, yung dinala natin kanina ng mga kakanin, papadala mo pala sa nanay mo yun? Oo. Oh. Di ba kasabi ko sa inyo, yung papadala ko? Yung nasa box? Parang ganito. Oh. Parang ano, parang 90% nun. Mm. Ah, okay. Yun yung nasa pantry, di ba? Oo. Ng mga kakanin? Oo. Papadala mo pala sa nanay mo yun? Oo. Okay. Eh kasi yun yung request niya sa akin eh. Cornick from Ilocos at syempre mga candies. Magsasaluhan nila ito ng mga kasamahan niya, bonggang-bongga. Ang cooking oil. Tsaka ito, at tsaka wait lang. Parang may kulang eh. Wait lang, ha? Kaiser! Chris! May tatanong lang naman ako. At hello! Hello! Pasok! Ay, pasok. Oo, asa na nga pala yung mga kakanin natin? Yung nakalagay sa pantry. Yeah. Panty? Pantry. Kakanin sa pantry? Parang wala naman kaming alam na ganun. Wala. Diba? Mga mukha niyo, ganyan. Oh, tsaka ito na lahat yun eh. 1, 2, 3 boxes. Kompleto. Hindi, meron tayong kakanin doon. Nasa pantry. Wala. Meron. You laugh me, wala. Hindi, meron tayong binili doon sa pantry. Bakit? Yung kakanin sa pantry ba? Small. Oo, yung kakanin sa pantry. Kakanin sa pantry. Pinakain namin dun sa mga bisita ni Kof kanina. Kakain nyo, ha? Masalubo ko yun sa mama ko. Pinakain ano ka ba? Oo, pinagbili yun sa akin ng mami ko tapos pinakain nyo lang. Hindi naman namin alam kasi. Kaya namin. Hindi kasi kayo nagtatanong. Uubusin ko yung mga talk nyo. Hindi, basta di ba masunta buhay tayo? So pinakain namin lang. Hindi, mamarkahin ko yung dito kayo. Salamat naman talaga naman. Ayan, International Migrants Day. Ano yan? December 18. Totoo yan. So, all over the world, talagang may celebration para sa lahat ng migrante, lahat ng balikbayan, lahat ng OFW. Ewan ko, bakit sineselebrate ba yan? Maganda pa talaga maging OFW o sapilitan kayo na pababiyahe. Bong, ikaw muna kasi 21 years in service ka. Grabe. Napilitan po ako. Tsaka gusto ko rin talagang mag-abroad that time. Oh, talaga? Tagasan ka ba? Anong probinsya ka? Cebu po ako. Ay, Cebuano. Kaya pala mo si Kero kasi ang Yapon. Okay. Ako po yung breadwinner sa pamilya. Ako po yung panganay. So, kailangan ko po... Wala no choice. Ilang kayo magkapatid? Tatlo po kami, puro lalaki. So, kailangan ko pong magsika para sa mga kapatid ko. Pero at least tatlo lang, hindi yung mga 11, ganun. Ang dami-dami pa aaralin, ganun. Yes. Oh, at least tatlo kayo. Tapos napilitan kayo. Tapos yung minsan, kasi dun sa Ilocos, yung sa amin, pag namatayan ng isang magulang, di ba, sports to good, kasi wala na rin breadwinner. Ganon. So, gusto mo po, paano nagkaroon ng opportunity? Sa bagay, sa Cebu kasi ang dami naman recruiter din, papuntang Japan, no? Nagkataon na yung pinsan ko po, nasa Japan na. Tapos ni-refer niya po ako dun sa boss niya. Tapos yun. Ano, entertainer din yung yes, pinsan mo? Talaga? They own the club. They own the club. Yeah. Oh, in Nagoya. Yes. Ay, malaki opportunity para sa akin. So actually, hindi ka magaling kumanta o kwan. Kamag-anak mo lang yes. May-ari. Hindi. Actually, na-develop na lang ako doon sa nung nandoon na ako. Ha, hindi ka singer sa Pilipinas. Sa sayaw pa ako. Ah, sa sayaw. Yes. Bakit sa Pinas hindi ka? Nag-aral po ako tapos nag-quit ako dahil kailangan ko mag-aaral ng kapatid. Pero may boses ka eh. Hindi katulad ko. Pangbanyo lang po. Ay, ganoon. Masaya. And then, ikaw naman, Jun, paano ka naman manapuntang Saudi? Balak talaga dahil sa pamilya ko. Oh, taga saan ka? Taga Zamboanga po. Zamboanga, wow. Ang layo. Ay, talaga naman. Tapos, 2 years ka pa lang? Yes po. Pero iba naman, electrician ka naman. Electrician po ako sa isang food manufacturing doon sa Saudi. Paubos na rin ang electrician dito sa Pilipinas. So, malis ka pa eh. Eh, saan ka nagtrabaho? Sa Saudi? Sa Jeddah po. Sa paggawa ng
Arabic foods. Arabic food, yes. Halal. Halal. Yung mga halal food. Yes. Ay, stricto nun. Stricto. Oo, stricto nun. Eh, wala kang pwedeng hawakan, di ba? Yes po. Oo, napakalupit nun eh. Tapos, yung electrician, may mga Pilipino doon o yung mag-isa ka lang? Marami po. Yung sa mga, sa food, sa production. Sa production, maraming Pinoy. Mga Pinoy. Ah, mga Pinoy yung gumagawa ng halal na food. Yes, eh, mga Muslim sila o hindi? Hindi po. Hindi? Halo-halo rin. Halo-halo. Ay, ganun. Kasi, pero nakakapag-adjust ka kasi Muslim ka. I mean, hindi ka Muslim, pero taga Mindanao ka. Maraming Muslim na kapatid sa Zamboanga. Yung pakikisama na lang po sa kanila. Ganun, pakikitungo. Pakikitungo. Ano, nakapagsalita ka na ng Arabic? Opo. Kahit paano? Kahit pa paano. Galing talaga ng Pinoy. Grabe sa adjustment. Pero after, how many years bago ka natuto, Bong, sa Japanese? Oh, within a month, kailangan ko matuto. Dahil ano? Oh, yes. Ha? Kasi kailangan ko direct contact po sa... Well, grabe naman, ang galing naman ninyo. Ano ba yun? Eh, anong ganun? So, na-recruit kayo, tapos nagbayad kayo sa recruiter, o linakad na lang ng kamag-anak? Ah, nilakad po lahat. Ang swerte mo naman. Yes po. Pero 1 month, extra challenge kaya. Pero tapos, ano, self-study din po. Talaga? O girlfriend? Sabi nyo, pinakamapusin. Pag may girlfriend, tapos na eh. Talaga, matututo ka lang. Plus factor po yun. Ha? Plus factor po yun. Kukita mo yan. Grabe kayo. Pagkatapos nun, di lumipad na kayo, ganun. First time mo lumipad? Hindi, Zamboanga. Madalas kayo nag... hindi, first time first yun yung bumiyay. First time po, bumiyay sa ano, abroad. Ganun. Pero first time mo lumipad sa aeroplano? Opo, first time. E di nanginginig ka. Natatakot po yung paglipad. Mga prompting pa, parang talagang tulala eh, di ba? Iba po may mga tradisyon po sa tulad sa Japan, tsaka sa mga Muslim countries. Hala, walang Pasko! Sa Saudi, bawal yun, mga Christmas tree, di ba? Natira ako sa Morocco eh, talagang bawal na bawal yung ganun. Eh, paano sa inyo? Anong Christmas ng mga Pilipino doon? Handaan lang po pag ano, sa Pasko. Walang lechon, obvious mo. Super bawal kaya yun. Lechon manok. Lechon manok. Lechon, ang ginagawa ko yung karnero, kalding, kambing. Yeah. Lahat na lang, ilinechon eh. Pwera lang yung baboy eh. Eh kayo, sa Japan, naipas ko ba doon? Panahon ko, ano, masyadong, ano, hindi pa masyadong sineselebrate yung oo. Pasko. Lately, lately, uso na eh. Pati Halloween eh, nakikijoy na rin sila eh. Na, nawe-westernize yung mga bagets na Japanese, ano? Ayun. Kasi marami nang Pinoy doon. Oo, tama. Sa Nagoya, may direct flight, di ba? Oh, yes. Nakakagulat nga eh. Pero yung mga Pilipino, free na makipaghalubilo. Sa Japan, I think open okay po. Lang. Basta tapos na yung trabaho. Oh, eh, kayo, di ba medyo stricto sa sabi? Stricto po sila sa pagdating sa babae tsaka sa lalaki. Separate ganon. Po yung ano nila. Pero saan kayo nag titipon-tipon? Sa ano po, sa isang... May bahay, may, ganun o may... Doon lang po sa plaza ng ano. Ah, sa plaza lang. Oh, nakikita ko sila eh. May mga dalang pimbrera. Ang daming pagkain eh. Tapos maglalatag na lang ng kainan. Opo. Ganun. Yung iba naman sa shopping center. Nakikita ko sila eh. Doon sa shopping center, yes, di ba may lugar na pang family. Yes, pero sa Japan, nagkalat sila sa lahat ng sulok. Opo. Marami na po kasi yung Philippine restaurant ngayon sa Japan. Talaga? So, mostly ng Pilipino doon nagtatagpo after work. Ay, ganun? Yes. Ay, ganun. So, may shoot to kill din at may mga, kung ano-ano, mga pero pagkain na may Bisaya. May mga balut na po doon. May mga balut sa Japan. hindi ba na naaasiwa yung mga Japanese? Ano sila doon? Parang naninibago. Naninibago. Gusto na matikman. Hindi ka ba nahirapan sa weather? Nanibago sa mga lahat. Kasi ang lamig-lamig ng winter ha, sa Japan, hindi biro-biro. Yes po ma'am, nung pagdating ko kasi January 10, first time ko arrival. Sobrang lakas ng snow sa... First time mo mag-snow. Yeah. O, anong ginawa mo? Tuwan-tuwa ako sa snow, tapos sobrang lamig. Tapos nag... Tuwan-tuwa ka, tapos thank you Lord, nasa Japan na talaga ako. Nagkasakit ka na. Namandama ko yung snow, tsaka yung ginawa. Pero hindi ka nagkasakit, ako hika ako ng hika nung nag-aaral kami sa abroad, lang ako may sakit. Hindi ko nagkakasakit mo, kasi kaya magtrabaho. Talaga? No. Wow, feel na feel yung trabaho. Nagpa-picture pa. E tapos kayo, di ba sa Middle East, grabe, pag umabot naman ng summer, ibang klase, pwede kang magluto ng itlog sa sidewalk, grabe ang init. Opo ma'am, napaka-init po, kinaya ko po. Grabe. Tsaka lagi kang nagkukulong sa kwarto mo dahil sa sobrang init.
Oo, kailangan talaga nasa lubke. Ako nga nagkamali nung nasa Saudi, sumama ko sa Saudi. Pinagpilitan ko na lumabas sa palengke, gusto kong mamasyal. Sabi mga Pilipino, huwag kang lalabas hanggang alas 4 ng hapon, kakasakit ka. Hindi ako maniwala, larga pa rin ng larga, pasyal ng pasyal. Ang ending, yun na nga, nagkasakit ako, obvious ba? Pagdating ko sa Pilipinas, ang hinginig ako, sabi ko, ano to? Yung pala tama sila, labis yung init, ano? Pero anong pinakamahirap na adjustment? Nung first time, 100 years ago, naaalala ko, hapon ka na eh, ano ba yan? Adjustment po, yung palayo ka sa pamilya mo. Yeah, yun eh. Mingaw, no? Mingaw kayo. Tsaka puro trabaho. Yes. Tsaka kung mayroon kang holidays, pwede kang mag-part-time. So, trabaho pa rin. Para trabaho pa rin. Ano yung extra mo? Maski ano? Maski ano po? Oo, mag-waiter, yes. Mag-tumbling. All around po. So, maski ano? Grabe. Kasi so, kailang... di ba nag-start ka dancer, tapos naging singer ka na rin? Ano nung pa? Natoto na konti. Konti. Yeah. Ano bang, ano pa? Nag-ano din po ako sa daytime. Construction. Construction. Kasi talaga mas malaki ang bigayan sa... Grabe, pinasukan na lahat. Ganun talaga lahat ng Pilipino. Pero alam mo, tulong rin yun sa mingaw eh. Di ba? Para bisibisihan na lang. O, di ba? Pero, ano pa? Ano pang ginawa ninyo? Ikaw naman, Jun. Siyempre, mingaw din, no? Mingaw din. Yung una po, yung palayo din sa pamilya. Oo, talaga mahirap yun eh. Yun mahirap. Tapos nililig... pero mabuti nga ngayon, may mga Skype, may mga Facebook. Opo, na nakapag kinokontakt sa Messenger, gano'n. Nakapag-usap. Nakatulong po ba yan sa inyo? Nakakatulong po ba yung mga Skype na yun? Oo. Malaking tulong sino po. Sino may pamilya na? Ikaw? Ako, isang anak po. Ah, may isang anak? Eh, gano'ng ka tanda? 5 years old pa lang. Ay, naku, hindi mo na nakakalang lumalaki. Kilala ka nung umuwi ka? No, hindi agad na lumapit nung umuwi ako. Ay! Ay, malakot. Ikaw, Bong, may pamilya ka na tatlo po, anak ko. Kala ko tatlo yung pamilya. Ako, sampo na po yung apo ko. Ha? Opo. Grabe, highly productive. May paano, hindi ka kilala? Kilala po, lagi nag-chat. Kilala. Ah, nag-chat. Galing. So, nakakatuwa pa rin. So, kahit paano, hindi nawawala yung contact. Kaya nga lang, pahirapan na, no? Eh, sa palagay mo, sulit naman. Oh, obviously, sulit. Pabalik-balik ka na eh. Sulit yung hirap na yon. Pero mas masarap pa rin nandito sa sariling bayan. Oh, syempre. Yeah. Talaga. Eh, kailan ka magre-retire? Magpo-for good ka ba sa Pinas? Retire na plano po. dito na po ako. Dito ka na? Hindi ka na babalik? This is it. This is it na talaga. Hindi mo na kaya. Ganun. Ayaw mo na. Eh, at ikaw? Ano, may balak. And 2 years ka pala, nakapag-ipon ka na ba? Babalik pa po, dahil babalik kulang eh, pa po. Kulang pa yan, kakayanin pa sapat. Ano, nakapag-ipon na ba yan? Ano, na nakapag-aral na yung mga anak, yes. Kahit paano, di ba? Yes, kasi pa. Alam ko, parating inaantay sa Ilocos eh. Hindi, mag-graduate pa. Compute ng compute eh. Okay naman mag-graduate, yung pinakabunso. Kung kailan makapag-down payment sa bahay. Tapos yung mag-start ng konting negosyo, kayo. Ganon din. Ganon din po. So, sa tingin mo, ilang taong ka bago makauwi ng for good? Baka 8 taon pa po. Ha? 8 taon. 8? 8. Lupit ha, 10 taon talaga. Sa bagay, 21 years po. Ganon ha? Pero naubos na rin po. Ha? Plano nang bumalik. Ganon? Alin na naubos, yung pera o yung lakas? May lakas pa. May lakas pa, kaya pa. Pero umaman po kayo dun sa 21 years na yun. Marami din kasing tinutulungan, kaya ganun-ganun lang yun. At saka, siyempre, may mga kapatid ka. Sabi mo, tatlo kayo. Tapos yung mga anak mo pa. Tapos ang katutak na apo. Parang ang dami nun, ha? Ang dami kakain. Nag-multiply pa na nag-multiply. Sir, ano yung ma-advise nyo dun sa mga balak mag-OFW, lumabas ng Pilipinas? May tips po ba kayo? Yeah. Kailangan documented talaga, tsaka kailangan... Ay, huwag kayong papatol ng mga illegal. Para just in case na may mangyari doon or emergency, may habol, mayroon pong ano. Oo, kasi marami tayong naririnig na horror stories sa Saudi, ano. At saka, sa bagay, sa Japan din. Diba? Oo. So, pinapayo mo na talaga mag-ingat. Opo. Okay. Ganun. Ano pang pinapayo ninyo? Anong mindset? Yung para pampatibay ng loob, para kayanin lahat. Paano labanan yung lungkot? Oo nga, ano nga? Magtrabaho na magtrabaho, part-time to death, gano'n. Busy-busyhan. Kailangan owing nakangiti, panalo.
Ganon. Kahit iyak na iyak ka na, nakangiti pa rin. Oh, kaya lakas ng loob. Oo, ganon. Patapangan na lang to. Papigasan ng dibdib. Kasi sobrang lungkot doon. Pag iniisip mo malungkot ka, so, pero may feeling babas kang second class citizen ka kasi hindi ka naman Hapon, hindi ka naman Arabo. Definitely ano, yes. Ako nga eh, nung nag-aaral, di ba talaga, naapi-api ka kahit paano. Kahit, kaya you try harder, eh, nagsusumikap ka talaga eh, para ipakita na mas magaling ka kahit paano. Kasi otherwise, talagang aapihin ka eh. Hindi ka naman taga-roon eh, di ba? Yes po. So, sabi nga nila, gagaling daw ng Pilipino sa abroad. Mas magaling yung sa abroad. Pag umuwi, balik na naman sa katamaran. Masaway na naman. Pero pag nasa abroad, talagang try hard na try hard eh. Totoo ba yun? Opo. May ganun eh. Pormang-porma ka dun eh. Ha? Kailangan pormang-porma ka na hindi ka dehado sa mga... Oo nga, hindi ka dehado, di ba? Hindi ka nagpapaisa. Pero anong dala mo? Kasi sabi namin lagi sa Ilocos, earn, learn, return. Meron ba kayong learn na i-re-return dito sa Pinas? Pag umaalis kasi sila, syempre hindi mo naman mapipigil. Talaga naman mas malaking kita sa abroad. So ang payo ko na lang sa kanila, huy, earn, learn, return kayo ha. Ah, yes. Tapos pag return ninyo, ibalik ninyo lahat na natutunan ninyo dun sa abroad at ituro rin ninyo dito sa kababayan natin. Oh, yes. Anong natutunan ninyo na maibabahagi sa ating mga kababayan? Habang nandun po ako, ma'am, natuto po ako ng Nihongo. So, nagagamit ko yun in return nung bumalik ako rito. Ah, so, pwede kang mag-tour guide ng sangkatutak na yes, Japanese sa... Yes, yun po, part-time ko po. Sa Cebu. Ay, nahulaan ko na. Ayos! With matching singing and dancing in between. Eh, June, ano naman ikaw? Ano naman ang ma-learn and return mo? Yung pag mapahusay pa yung sa about sa electrical, mm-mm, may turo sa kabataan na... Gumaling ka doon? Gumaling din ako doon. O, kasi marami silang high-tech na equipment yes, na wala naman tayo rito. Yes, po. Ah, ganun. Sa mga equipment po. So, na-upgrade ka na, yes, sa po skills mo? Yes po. Eh, pero mukhang masyado ba tayong behind dito sa electrical? Medyo po. Medyo, di ba? Super. Super po. Ayun. Kaya updated ngayon yung construction skills mo. Yes po. Galing. So, masaya naman. Hindi naman pala lahat malungkot. Na, naman, minsan kasi na, yung nadyadyaryo, puro malulungkot eh. Samantalang, ang karamihan naman ng ating mga kababayan, okay naman ang experience abroad. Yun nga lang, ayun, yung mga illegal nga. Yung mga nadadali sa mga, yung mga babae at lalaki na magulo sa Middle East, na alam na natin problem, di ba? At yung iba talaga, minamalas na lang, kawawa naman. Pero kayo, sa tingin mo, karamihan, happy naman. Mostly po. Happy. Oo, okay. Happy ending naman po. Happy. Thank you very much. Yeah.